What's up guys, welcome back to another episode of Earflicks, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawang Earflicks is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung gusto nyo maging advocate, please hit that subscribe button now, share this video, and comment down below kung meron kayong mga na-experience about your ears na posibleng makatulong ang channel na to. Okay? Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating sudden sensory neural hearing loss, o in Tagalog, bigla ang paghina ng pandinig. So, ano ba yung sudden sensory neural hearing loss? Okay, sa ating tenga, meron tayong tatlong part. Ito yung tinatawag nating outer ear. Okay. Outer ear, middle ear, at ang ating inner ear. So, pag may sudden sensory neural hearing loss tayo, ang kadalasan na affected part ay ang tinatawag nating cochlea at ang ating auditory nerve. Okay? So, ano ba yung mga na-experience ng mga taong may sudden sensory neural hearing loss, o paano ba siya nagsisimula? Nag-u-originate to minsan ang complaint ng pasyente o yung daing ng pasyente sa isang doktor ay pagkagising nila sa umaga, wala na yung kanilang pandinig sa isang tenga. Pwede rin na dalawang tenga, okay? Pero mas madalas na isang tenga lang. Bukod doon, pwede rin na mangyari may kasamang hilo yung ating sudden sensory neural hearing loss, okay? Ang isa pang posibleng scenario is pwede rin kayo magkaroon ng sudden sensory neural hearing loss pagkatapos o during an onset of pagkakaroon ng beke or mumps, pagkakaroon ng tigdas or measles, at syempre yung mga chicken pox, okay, o yung bulutong, okay. So, kung mapapansin nyo dun pa lang sa symptoms na yon, alam na natin ang probable cause ng sudden sensory neural hearing loss. Walang iba kundi ang mga viruses, okay. So, ano ba yung dapat natin gawin pag may ganitong sitwasyon? Una natin gawin is obserbahan muna natin ang ating pandinig kung ito ba'y babalik within 6 to 12 hours. Okay? Pag hindi pa siya bumabalik sa ating ika-12 hour, meron tayong nalalabing 12 hours pa, or in total, within 24 hours, kailangan yun ng kumita ng isang ENT. Bakit natin kailangan kumita ng isang ENT? Kadalasan, pag nagkaroon tayo ng viral attack at ang affected part is ang ating tenga, most probable na po pwedeng ibigay sa inyo ng doktor ay antiviral drugs, okay? Mahahabol pa, kumbaga. Pero kung hindi na siya mahahabol at napabayaan na natin, lalong-lalo na sa Pilipinas, na kung saan parang natural sa mga Pilipino ang matiisin, okay? Nagkakaroon tuloy ng tsansa na huli ng lahat para natin magamot yung viral attack or viral infection na nakadali sa ating sensory organ, which is our inner ear. Okay? Usually, pag nakapunta na tayo sa ENT, ginagawa ng ENT, besides na bigyan kayo ng gamot para sa viral infection, ang gagawin ng doktor ay i-re-refer din kayo sa isang audiologist na katulad ko to perform hearing test. Bakit natin kailangan yung hearing test? Yung hearing test na yun ay siyang magsisilbing baseline natin kung ano ang current na ating naririnig during the infection. Okay? Magiging guide ito ng doktor para sa pag-follow up nyo pagkatapos ng gamutan kung nagkaroon ba ng improvement. Kung wala, syempre kailangan palitan ng doktor yung gamot or pipili tayo ng ibang intervention. Okay? Just in case na hindi bumalik ang pandinig kahit ginawa na natin yung procedure na kitain ng ating ENT. Ang ating intervention na ngayon is hindi na pharmaceutical o hindi na yung mga iniinom na gamot.
para tayo makadinig uli, eh, pupwede na tayong gumamit ng mga hearing aids, okay, or yung mga bone conduction devices such as adhere or bone bridge. Okay? Ngayon, kung itong mga devices na to ay hindi pa rin makakatulong para sa inyo, ang last resort natin is to revive yung ating nerve, or para makarinig tayo doon sa tenga na yon, is to get implanted with a cochlear implant. Okay? So this is again Sir Eros saying we will make disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell, and see you in our next vlog. So kung nakarating nyo na tong part na to ng ating presentation, since ngayon panahon ng COVID or ng pandemya, most likely yung mga ENTs natin medyo hesitant silang kitain kayo. So sa baba meron tayong mga description dyan ng ating mga ENTs. Pwede nyo silang i-click para magkaroon kayo ng slot for an online consultation. Mas cost-effective to kaysa pupunta tayo sa hospital na ang risk ay mataas dahil posible tayong mahawaan ng COVID. Okay? Bukod doon, eh, nandyan din yung ating mga links sa ating kumpanyang pinagtatrabahuhan na siyang merong mga hearing aids, hearing implants, at kung ano-ano pang information about hearing. At syempre, yung mga groups natin sa Facebook na kung saan isa siyang maliit na community na pupwede nating pagtanungan ng ating mga problema in regards with hearing loss. Okay? Since ito na yung last part ng ating video, marirecommend kung panoorin nyo ang mga sumusunod, ang ating hearing aid video at ang ating cochlear implant video. Hanggang sa muli, paalam, bye!